Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalime Online po. Bago na tayo magtuloy-tuloy, subscribe kayo guys ha, at paki-on ang notification bell para palaging updated at mag-join na kayo sa membership natin. Palagi natin pinaalala yan. Ayan, isang maulang araw sa inyo ngayon guys, pero magbabahagi pa rin tayo. No? Unang coin kay Reynaldo Caruana, share lang po, USPI Silver Coin. Tignan natin ang mga coin. Iilan lang naman ito at samahan nyo na ako guys, no, mga 8 minuto. Maganda kasi nakikita natin yung mga coins para meron tayong idea at makikilala natin, di ba? Lalong-lalo na mga error coins, paboritong-paborito natin yan. Itong 10 cent tabos ni Reynaldo, maganda pa. Ayan, ito yung natural lang kung silver coin ba ito, kasi ang alam kong naging silver yung mga 1 piso, no? Itong maliliit na to, check ko na lang ulit at magkakaroon ulit tayo ng pag-update. Pero sabi niya kasi silver coin, itong mga old coins niya na hawak. Marami pa itong shinare dun sa ating page, no? At ito lang yung pinakita ko sa inyo ngayon. Dahil yung ating focus, siyempre yung mga mabigyan natin ng pagkakataon, yung iba nating mga kaibigan sa ating Facebook page. So maganda tong collection mo, Reynaldo Caruana. Salamat sa pagbabahagi. Ayan. So pupunta tayo sa susunod. Shout out Reynaldo, no. Next coin tayo kay Alvin Rivera. Ayan. Itong isang picture na pinakita niya, itong kanyang mga hawak na year 2005 ng mga hard to find BSP series coin, 1 piso. Magka-chat lang kami kanina nito. Ayan, at meron kaming transaksyon. Kaya kayo guys, no, yung iba nagsasabi dyan na hindi naman bumibili. Marami kasi nagko-comment na gano'n, no. Opinion nyo po yan, no. Pero kung makabalang araw, mag-collect na rin kayo, di ba? So, okay, basta-basta magja-judge. Alamin nyo muna kung bakit may mga nagko-collect ng mga coins, mga numismatis. So, itong kay Alvin Rivera, no. Bro, kung mapapanood mo to, no. Deal na yon. Antayin na lang kita. At itong mga year 2005 mo, kailangan ko ng isang piraso lang naman eh. Sa ngayon, no. Kasi marami akong hindi lang ako nagbabase sa iisang mga coins. Nag-e-explore tayo eh. At di ba nga, marami na tayo na i-share sa inyo lahat ng mga variation, ng mga piso, 5 piso, 10 piso at baka meron pa tayong matutuklasan. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pag-explore, pag-discover dito sa ating mga Philippine coins. Pwedeng-pwedeng gawing libangan, pwedeng-pwedeng gawing full-time. Kung sa full-time naman, ano, maganda siguro kung may malaki ka ng puhunan at mamimili ka ng mga coins at gagawin mong shop, no? Pwede rin sa online yan, di ba guys? Pero kung maliit lang naman ang inyong puhunan, wala masyado, huwag niyo pong iasa lahat sa coins yung inyong pagkakabuhayan, kasi ito para sa akin kasi ay libangan lang, no, at pang content ko. Oriel Ricoperto, share lang po sir, 2008 10 piso, die 1, die 2, die 3. Thank you yan. Thank you rin Oriel Ricoperto. Sabi niya, no, itong mga 2008 na to, isa sa may pinakamaraming variation yung year 2008, 'di ba? Sunod-sunod yung ating mga series nito eh. Binahagi natin yung mga natuklasan natin, ng mga die 1, 2, and 3. Meron nga ganun at meron pa nga akong hawak na walang record eh. Ayan, so makikita nyo. Die 3, itong nasa taas na to. Ayan, alam na yan ng ating mga taga-subaybay. At kung bago ka lang, dapat panoorin mo yung ating mga naunang mga video para matuto ka. Ang ginagawa kong guide ay yung n.minista.com. Kaya ano ko, may mga taga-numista dyan na nanonood dito, yung mga official niyan, ano? Ayan, no? Baka naman, n.numista.com at naipopromote natin yan. Ano? Baka naman, ano? Numista. Ayan, tapos, ayan, yung sinasabi niyang reverse die 2. Itong pangalawa na ito. Makikita niya naman yung kaibahan niyan. Hindi na natin kailangan ipaliwanag yan ng lahat-lahat dahil masyadong tayo nga haba. Sabi ko nga, guys, meron nga talagang variations itong mga year 2008 na ito. At itong ang hawak niya ay tatlo na eh. Reverse 1, 2, and 3 na eh. Diba guys? Ayan, no? Pagkakaiba niyan, itong reverse 2 kasi yung araw sa gitna dyan, malaki na may iksi yung sikat niya, no? At yung sa reverse 3 naman, maliit yung araw pero mahaba yung sikat ng araw. Pero yung cogwheel,
matataas ang cargill ng reverse tree na nakadikit na halos sa may pinaka inner circle niya, at pati yung year na 1993 nakadikit na po yun sa kanyang inner circle. Ganun po yun. Tapos mapunta naman tayo dito sa reverse 1 niya. Ayan yung reverse 1, kitang-kita naman natin yung palatandaan agad, yung reverse 1, yung cogwheel niya mga kapal, pero mabababaw lang yung ipin, halos magkahibig ito ng reverse 2 eh. Ayan, kasi yung simbolo ng araw na yan na nasa baba niyan, pareho siya sa reverse 2. Ayan po yung reverse die 1. So kompleto siya, no? So congrats sa'yo, meron ka ng reverse die 1, 2 and 3. Sumunod kay Jelul Torreos. Sir, may value po ba ang 2016 ko? 5 piso. Baguhan lang po. Ayan o. Kita nyo, may mga baguhan na nga nagko-collect. Tingnan natin yung kanyang 5 piso. Year, 2016 ito eh. Sa tingin ko agad, error coins. Dahil merong linya na yan. Nakikita nyo yung linya. Papunta doon sa may Pilipinas, no? Ayan o. Andun siya sa, nagsimula sa KA, yan, may palatandaan yan, ng Pilipinas. Linya, dalawang linya, pupunta roon. Tapos kung mapapansin nyo din yung scallop borderline, parang nag-doble siya eh. O, diba? Kitang-kita eh. No? So, kuhan ito. Mabibilang natin to sa mga error coins na parang doubling, no? Mechanical doubling. Tapos yung appearance ng surface ng 5 piso nito, maibibilang natin sa clot. Yung tinatawag ng mga clot error yan eh. Itong mga barya, yung parang nagiging magaspang masyado yung surface ng barya niya, no? Yung lumalabo. Yung hindi na siya parang nagiging makinang. Ayan, so 2016, mababang mintage nito. Plus, mayroon siyang error. Kahit paano, syempre, hindi naman major error ito, pero may value ito kahit paano. Maibibenta mo ito kahit paano, pero hindi naman ganun kamahal. So magandang i-collect muna natin itong mga gantong coins. At pagtagal-tagal siguro, makakahanap ka ng tamang tao na mapagbebentahan mo nito. Eh, syempre, pareho kayong makikinabang. Di po ba? Pero kung hindi kayo, kung may mga collector kasi na pag hindi tawag dito, nasisihan sa mga presyo, marapat na lang nila na i-collect na lang nila. At least, andyan sa kanila, no, collection nila. Yan, ganun po kasi yan eh. Depende kasi yan sa mga collectors. Pero kung marami ka ng collection dyan eh, pwede ka na magbenta siyempre. Ayan guys, ang ating content ngayon. Maraming salamat. Huwag kalilimutang mag-subscribe. Salamat sa mga nagbahagi ng barya. God bless po sa inyong lahat.